Former one strawweight world champ Joshua Pacio joins us tonight ahead of his next bout. Joshua, welcome to the game. Good evening. Welcome back, Josh. Ayun. Thank you po for having me. Oh, welcome back. Sabi nga ni Diego, okay, pag-usapan na natin yung laban. Paano ang paghahanda? Medyo matindi yung mga kalaban mo. Undefeated at nakakas-anim na submissions na rin yata. What are the challenges? Saan mapupunta ang laban and how do you see this fight going, Joshua? Ayun, yes, syempre, first of all, I'm going against a very tough opponent, no? Mm-hmm. Mansoor Malakiev and is 11-0 sa record niya. So, alam naman natin mga Dagestani, talagang mga sambo players yan, wrestlers yan. So, I think he will try to put me down, take me down, and, you know, submit me. So, pero ngayon, no, sa training camp ko, pinaghandaan namin to. And in case na mapunta naman sa ground, syempre, alam naman natin yung gagawin natin. And, of course, pag stand-up naman yun, confident naman tayo na magpagsabay. And alam ko, Josh, na sanay ka na sa mind games dito sa MMA. Actually, sabi nga ni Mansoor sa ilang interview na he will definitely wrestle with you. No, for sure. Anong reaction mo dito, Josh? Parang naghang yata. Ayan. Ayan, there you go. Yes, of course. Pero, sabi nga natin, mind games eh. Malay natin mag-fake ng takedown to susuntok pala. So, it's still mixed martial arts. So, anything can happen. So, talagang ingat talaga. Pero iba, sa stand-up wrestling. Right. Well, alam naman, hindi natin alam yung mga... Yeah, alam naman ng lahat at alam din natin as an all-around fighter, you're much better than him. Pero syempre, yun nga, yung mga Dagestani wrestlers na yan, talagang paghahandaan and we're wishing you luck. Pero meron kang source of inspiration, nanalo ang ating kababayan, ang iyong stablemate, bagong stablemate na si Edward Foleyang. Napakaganda nung laban. Dito rin, na-interview din namin the night before, bago siya lumaban sa Singapore. Sana maging swerte rin kami para sa'yo. How is this going to help you, Joshua? I don't know. Ako nga din, nung pinapanood, nung pagkapanalo niya sa knockout, na-hype talaga ako. And of course, dagdag confidence sa akin to. Dagdag confidence and motivation na I should really give it all my best to get the win. And syempre, Josh, no, it's gonna be your first time in this arena, tapos bagong team pa, but still representing the same country, Josh. Your message, of course, sa mga Filipino fans na sinusuportahan ka din sa journey mo. Ayun, to all our fans, supporters, thank you very much. And, yun, keep praying, keep supporting para sa ating tong lahat, para sa Pilipinas, and yun. Hope we will get the win. We will get the win. Good Best luck, of luck, good Josh. Luck. Oh, sana swerte tayo, Diego. Thank you, thank you. Maraming salamat. You.